Jerick Barrera, tinawag na Kengkoy ng referee. Ayon dito sa video ni Saito sa kanyang post-fight vlog, nabanggit niya na sinabi raw sa kanya ng referee na Kengkoy itong si Jerick kung mang gumalaw o at hindi raw talaga marunong mag-basketball. So tara, panoorin natin. Sobrang dami naging message sa akin ng about sa rule ng naging laro namin at sa mga tawag ng referee, ganyan. Sobrang dami naging message sa akin, kaya dito ko na lang isasagot. So, sa totoo lang, nagulat din ako sa rule na pag 10 fouls daw, meron daw 2 free throws. Tapos, so same ball pa rin daw. So, nung time na, doon ko lang din nalaman na may ganun palang rule. Kasi dati, parang alam ko wala eh. Kasi nasa plano ko din dapat yun eh. Pag nabago daw, sabi ko, di pa fouling ko na lang, at least. Pag di shumot yung palang. Sabi raw kasi dyan, FIBA rules. Hindi raw rules talaga ng PBA or NBA, kundi FIBA. So, para nga daw hindi maabuso yung fouls, kapag ka nag-penalty ka daw ng 7 at sumobra pa hanggang 10, 2 free throws, tapos sa kanya pa yung bola sa kalaban. So, matatakot ka na rin mag-foul na mag-foul, kasi o nga naman, di walang ano yan, mangyayari dyan, puro fouls na lang, walang fouled out eh. So, yan ang nangyari, free throws, tapos sa kanya pa yung bola, kasi nga penalty na. Free throw, marirebound ko, di ba? Kaso, nung medyo dumadami na yung fouls ko, biglang sinabi sa akin na 10 fouls, 2 free throws, sa same possession. Ganun, then sabi ko, putik, may bago na palang rule, ganyan. O, ewan ko, di ko alam, baka dati pang ganun. Ano kasi yan eh, kapag kasi ito si Saito nakikipag one-on-one, walang referee, walang rules, kaya medyo, siyempre, nanibago siya. And dun sa mga tawag na offensive, yung mga ganun, offensive fouls, sinabi sa akin ng referee nung kung napanood nyo na yung ginanon ako sa mukha. Itong galawan na to ni Jerick, akala ko talaga dito ito sinadya eh. Pero ganun pala talaga siya maglaro. Sa mga ibang games, tinignan ko yung laro ni Jerick. Ganyan siya, magkaano siyang bola, pataas. Parang yun yung adlib niya eh. Ihahawi niya yung bola pataas na parang tatamaan yung siko sa mukha, yung kalaban, tapos sa kanya ititira. Ganon, yung parang pag-drive na ihahawin ganon, tapos sa kanya titira. Ganon pa ulit-ulit yung galaw ni Jerick. Pagkasiko sa akin, hindi tumawag. Eh di, final ko na lang din para ma-stop yung ano. Tapos tinanong ko yung referee, sabi ko, wala bang offensive foul pag ganon sa siko sa mukha? Tapos sinabi lang sa akin, si Jerick daw, hindi naman daw talaga player, ganyan. Ayan, kasi kapag hindi mo man sadyain, yung siko mo tumama sa mukha ng kalaban, siyempre may epekto sa kalaban yun. Kundi tumalsik, o magdugo yung mukha, or offensive talaga siya. Kasi hindi na magpa-function yung player eh, dahil nasaktan. So, hindi pwede magtuloy siya ng shot. Parang ka lang, dapat talaga tinawagan yun. Medyo may Kengkoy na galaw. So, ayun. Hindi daw nila... Kengkoy, pumasok na yung Kengkoy. Kengkoy na galaw. So, hindi daw nila tinatawagan yung ganun. Tapos, sabi ko, wala. Para ma-stop yung ano. Tapos tinanong ko yung referee, sabi ko, ref, wala bang offensive foul pag ganun sa siko sa mukha? Tapos sinabi lang sa akin, si Jerick daw, hindi naman daw talaga player, ganyan. Tapos medyo may Kengkoy na galaw. So, hindi daw nila tinatawagan yung ganun. Tapos... So, yung ganyan sinabi ng referee, kaya nga ngayon si Roy, tinanggal na siya ni Lamakagago. Sinabi dito kay Saito, siyempre hindi naman pwede magsinungaling to si Saito, gumawa-gawa ng issue. Kasi, kita naman natin, kinausap niya yung referee eh. Hindi lang natin narinig yung usapan. So, kung ganun ang sagot sa kanya ng referee, unprofessional yung referee na yun. So, parang dugas nga ang laban kung siya ang tatawagan na tatawagan porque ba may experience siya sa laro. Siyempre, fair lang dapat yan. Patas ng tawagan. So, hindi nila tinatawagan yung mga ganun, siko o baliya. Di wala. Sabi ko, wala. Paano yun? Pero siyempre, that time, hindi na ako nagsalita kasi nasa laro kami, nag-focus na ako sa laro namin.
Pero siyempre, kahit naman sa yung bago pa lang kami maglaro, alam ko naman na medyo pabor pa rin sa kabila yung tawag kasi eh, andun tayo eh, di ba? Wala ako yung dumayo eh, so yeah, tanggap ko naman. Like, nung sinabi sa akin yung referee yun na kaya daw siya dito mawag ng siniko sa mo dahil hindi naman daw masyadong marunong si Jerick kasi yung ganito yung galaw niya, ganyan. Yun, inintindi ko na lang, kaya sige. Yun yung tanong nila sa akin. So, yeah, kaya tuloy-tuloy na ganyan, nagulpito ngayon si Saito. Saret ng katawan. Eh, siyempre, mismatch yan. Kumbaga sa boxing, MMA, eh, magkaiba sila ng bigat or weight. So, tatalsik talaga to si, ano, sa banggaan, si Saito, kay Jerry, kasi halata naman yung difference nila sa katawan. Bato-bato to si Jerry. Si Saito, eh, payat skills lang talaga. Shooting, dribbling, bilis, yun ang gamit na. So, kapag baliyahan na, sa gitna, sa loob na, wala ka na, hindi ka na, ano, para ka ng batang inagawa ng lollipop niya. So, ang ginawa ni Jerick, ginamit niya na lang yung utak niya para manalo sa laban. Eh, yun na nga, yung barakudahin to si Saito, na wala namang magagawa, di ba? Kita naman natin, ang dami nang iniinda ni Saito. So, ayun, naging successful si Jerick dun sa kanyang game plan na ginawa. Akin kung ba't daw ganyan, ba't daw ganyan tawag. Yun, ganun yung sinabi sa akin ng referee. So yun, ako sinabi ko lang yung totoo nangyari din sa court. Kung ano yung sinabi sa akin. And yun, yun na yung kinalabasan ng laro. So, kung nashoot ko naman lahat ng tira ko, nanalo naman ako. Kumbaga akong court advantage siguro. Ganun. Sana naging malino sa inyo nangyari din sa... Ayan, nagpaliwanag lang naman ito si Saito. Hindi naman niya sinasabi na ako dapat nanalo doon. Dinaya ako, walang ganun kasi itong pagkasabi ni Saito, paggawa niya ng ganitong statement, ikinagalit ng nila Makagago, nila Brusko Bros, nila Jonah. Kasi nga, tingin nila dito, eh, hindi matanggap ni Saito yung kanyang pagkatalo. Eh, syempre, maraming fanbase to eh. Kita niyo naman, Mavs, sa kanya lahat ng, ano kasi, parang siya yung naging representative ng Mavs na lumaban doon. Siyempre, maraming magtatanong kung ano nga bang nangyari. So, ayan. Dahil vlogger nga siya, siyempre maglalabas siya sa loobin niya. So, wala naman nag-coach sa kanya na sinabi na, uy, huwag kang magsasalita ng ganito, huwag kang magsasalita ng ganyan. Natural na lumalabas yan kung ano yung nararamdaman niya. Eh, gano'n na yun. Wala na kayong magagawa ron. So, punta naman tayo sa video ni Jerick sa comment section. Ito sa video ni Jerick. Kahit pagod na tayo, lalaban tayo. So, 49k views lang, no? Samantala kay Saito, kumbaga, hindi sila gano'ng interesado kay Jerick. Talagang si Saito talaga ang kanilang ano, kasi 200k plus ang ano, views. Kahit na 459,000 subscribers si Jerick, 3 days, 2 days ago ata, 49k views lang yung fight laban nila. Basahin pa natin yun sa comment section. Eto, sabi rito, Kenkoy moves, sabi ng rep sa ito. The man with one move, Jerick, awit, laro nanalo ng Kenkoy Umay. Kenkoy ka daw maglaro, sabi ng referee. Hindi naman talaga marunong si Jerick, medyo Kenkoy galawan. Araro-araro, halatang sa bukid, naglalaro tong mga to eh. The man with a one moves, agawang buko na lang laruin mo. Kenkoy gaming, sabi ni ref, kaya bawal tawag. Bisaya maglaro, Kenkoy raw, sabi ng ref. Jerick, the man with a million move, ay mali pala. The man with Kenkoy move, parang sasabong ikaw yung manok na baldado, may partida. Kenkoy, sa bagay, tuwang-tuwa naman sa'yo si MG kasi napapakinabangan ka niya dahil nagkakapera siya. Pabor yung rep sa'yo, pang tanga laro mo eh. Mas malinis pa laro ng streetball kesa game nyo. Dinurog game nyo, durog ka sana kung wala yung bobbles na rep na binayaran nyo. Kenkoy ka daw maglaro pre, sabi ng rep. Tsaka boses ipis daw. So, dami nagbabash kay Jerick ano. Daming offensive foul di tinawag ng ref kasi Kenkoy daw yung galaw. Hahaha. Puro dog style move. Hahaha. Pero ayos yan kahit pang funhouse galawan. So at least di ba patalo. No?
naging successful siya sa ginawa niya. At hindi na nakaporma yung kalaban. So, ayan. That's it. It is what it is, sabi nga ng tattoo ni Nadine Lustre.